ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiserang tema, lingwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Sa pagpapatuloy ng The Broken Marriage Vow, umuwi si Lexi sa kanyang tahanan ng umiiyak sapagkat tatlong beses na nga niyang ginawa ang pregnancy test, ngunit pare-parehong positibo ang nagiging resulta. Napaupo na lamang ito sa kanyang sala at tila natutulala. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinitigan ang mga larawan nila kasama ang kanyang ina at ang kanyang ama. Tila nag-aalala ito sapagkat hindi niya alam kung paano niya sasabihin sa kanyang pamilya ang buong katotohanan. Matanggap kaya ng kanyang mga magulang ang katotohanan kung sakaling aminin niya sa mga ito na ang ama ng kanyang dinadala ay isang padre de pamilya? Patuloy ang pagluha ni Lexi habang hinahawakan ang kanyang tiyan. Samantala, nagmamadali naman si David sa paghahanda ng mga pagkain kanyang nabili sa labas upang sa pagdating ng kanyang mahal na asawa ay nakahanda na nga ang kanilang mesa. Bumili pa nga ito ng isang napaka-espesyal na crispy pata. Sa pagdating ni Dr. Jill sa kanilang tahanan, ay tinanong siya ng kanyang mister kung hindi nga raw ba nito natatanggap ang mga mensaheng kanyang ipinapadala. Sinusubukan niya nga raw itong tawagan sapagkat nais niya nga raw itong imbitahan sa isang celebration. Aniya, may nais nga raw siya kasing sabihin na isang napakagandang balita. Kwento ni David, nang malaman nga raw nila na cordillera design ang kanyang ginawa, ay akala daw niya'y tagilid na. Pero masayang ibinalita nito na yun daw pala ang naging ticket niya para maaprubahan ang kanyang project. Hindi naman nagsasalita itong si Doktora, nakikinig lamang sa lahat ng kanyang sinasabi. Aniya, matagal na raw silang naghahanap ng ganoong klaseng concept, masayang kwento ni David. Proud na sinabi nito na na-retain nga daw niya ang kanyang dream at vision. The first native, indigenous-inspired townhouse. Coming soon, talagang proud na proud itong si David sa kanyang sarili. Kaunting detalye na lamang daw ang kanilang aasikasuhin at magkakapirmahan na nga raw sila next week. Ganon nga raw kabilis, wika niya. Ngunit nagtataka naman itong si David sapagkat wala nga reaksyon ang kanyang asawa, ni hindi nga ito umiimik at kumukurap. Tanong niya tuloy dito, "Babe, hindi ka ba masaya?" Nakatitig lamang si Jill sa mata ng kanyang asawa at sinabi niya ang mga katagang, "I'm impressed. Congratulations." Tila may ibig sabihin ang pagkakasabi ni Doktora, ngunit sa pagkakataong ito, siguradong hindi ito naunawaan ni David. Naglalambing na tanong ni David, "Eh bakit parang hindi nga raw ito excited? Di ba nga't ito ang kanilang biggest break?" Nang tanggalin ni David ang kanyang jacket, ay agad naman na lumayo itong si Dr. Jill. Tila ayaw niyang malapitan siya ng kanyang mister. Nagtatakang tanong nito, "May problema ba?" Hindi pa man nakasasagot itong si Doktora, ngunit isang tawag na agad ang natanggap ni David. Malakas ang kutob ni Doktora na ito na ang kanyang kirida. Hanggang sa marinig na niya itong si David at nagsabi, "Napupunta ako dyan." Dali-dali nga itong umalis at sinabing babalik daw siya agad. Ni hindi man lang niya inayang kumain ang kanyang misis at hindi man lang nakatikim ng kanyang mga inihandang pagkain. Samantala, labis-labis naman ang pag-aalala ng kaibigan ni Lexi na si Justin sapagkat papaano nga raw nito ipapaliwanag sa kanyang mga magulang na ang nakabuntis sa kanya ay isang pamilyado. Tanong niya tuloy dito, akala nga raw ba niya'y nag-iingat silang dalawa? Paliwanag ng dalaga, gumagamit naman daw siya ng pills at hindi niya nga raw alam kung papaano ito nangyari. Payo ni Justin, kailangan na nga raw tuparin ni David ang kanyang ipinangako na hihiwalayan niya ang kanyang asawa sapagkat ano na nga lang daw ang iyaharap niya sa kanyang mga magulang, lalo na nga raw ngayon na magkakaanak na sila at para hindi nga rin siya lalong magrabyado. Tanong ni Justin, alam na nga raw ba ito ni David? Ano nga raw bang gagawin niya? Halos hindi naman makaimik itong si Lexi at biglang isang tawag nga ang kanyang natanggap. Tila malapit na nga sa kanyang tahanan ang kanyang nobyo. Agaran niya nga pinauwi ang kanyang kaibigan. Pero bilin ito, huwag nga raw kalimutan ni Lexi na magbigay ng update sa kanya. Sa pagdating ni David ay agad siyang tinanong nito kung bakit nga raw siya tumawag sa kanyang telepono. Di ba nga't may usapan silang dalawa? Sagot naman ni Lexi, patay daw kasi ang kanyang other phone. Muling tanong ni David, ano nga raw ba yung urgent na sasabihin sa kanya ng kanyang nobya? May problema nga raw ba? Wika ni Lexi, kung sakaling mag-decide nga raw siya na umalis na ngayon, sasama nga raw ba sa kanya ang kanyang nobyo? Nagtatakang tanong ni David, saan nga raw ba sila pupunta? Sagot ni Lexi, sa Europe o kaya naman daw ay sa States? Kahit saan nga daw, basta malayo sa lugar na ito. Wika niya, hindi ba't yun naman daw talaga ang gusto nilang mangyari? Ang maging malaya ng magkasama? Maaari nga raw silang bumuo ng panibago nilang buhay, ng bagong pamilya,
Nang marinig naman ito ni David ay tila nagulat ito. Bagong pamilya? Teka, saan nang gagaling ito? Tanong ni David. Di ba yun naman ang gusto nating mangyari? Wika naman ni Lexi. Sinabi ni David na oo, pero hindi pangaraw sa pagkakataong ito. Kailangan pangaraw niyang ayusin ang sitwasyon ng kanyang anak. At isa pa, kaka-approve lamang daw ng kanyang pangarap na proyekto. Hindi naman daw niya yun maaaring bitawan ng basta-basta dahil sa gusto lamang daw ni Lexi na umalis. Hiling niya sa kanyang nobya, huwag naman daw silang magpadalos-dalos. Napayuko naman itong si Lexi at tila nawala ng gana na sabihin na siya'y nagdadalang tao na. Naiintindihan mo naman ako, di ba? Tanong ni David. Sagot ni Lexi, loud and clear. Ngayon ay inaalam na ni David kung anong araw ba yung urgent na gustong sabihin ng kanyang nobya. Wika ni Lexi, yun na yun, dahil parang araw sa kanya ay urgent na ito. Tila nagbago na nga ang isip ni Lexi na sabihin ang totoo sapagkat naramdaman niya na hindi naman interesado itong si David na umalis kasama siya. Muli na naman siyang binola ng kanyang nobyo na magtiis-tiis daw muna. Magagawa rin daw nila ang kanilang mga nais pero sa ngayon ay magtiwala daw muna ito sa kanya. Hanggang kailan kaya mapapaikot ni David ang ulo ni Lexi? Dito na nga po nagtatapos ang ating episode para sa araw ng Biyernes. Don't forget to subscribe mga kaibigan. Dahil kayo po ay nakarating na dito sa dulo ng ating video, maaari po kayong sumali sa ating munting sorpresa. Mamimigay po tayo ng cash prizes na maaaring ipadala via GCash. Sundan lamang po ang mechanics. Una, huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel. Ikalawa, mag-iwan lamang ng komento na related sa ating video. Ikatlo, maglagay po kayo ng hashtag TukingTV sa dulo ng inyong komento. Ia-announce po natin ang lucky winners sa mga susunod na linggo. Maraming salamat po sa inyong pakikinig and God bless us all.